hello po, good morning po sa ating lahat. Welcome back na po sa ating YouTube channel. For today's video, ay isa naman pong tanong po ng ating pong subscriber ang ating pong sasagutin. Ito ay galing po kay Richard Mahilom. Ang kanya pong tanong ay, ask ko lang po, 7 months na kasi baboy namin, wala pang signs ng paglalandi. Ano po ang mga sign po? Shout out po siya dyan, kaibigang Richard Mahilom. Kung kayo po ay mahilig po sa pagkalaga ng mga baboy o kahit anong hayop, pagkabuhayang pang-agrikultura, mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patinio, Agri-Farming, Family and Kitchen Adventures. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay tungkol po ito sa mga dumalagang baboy na agagawin po nating inahin po, mga kaibigan. Kasi po sa tanong po nating kaibigan, nasa 7 buwan na po daw yung kanyang dumalagang baboy, pero hindi o wala pa daw yung sign na naglalandi, o kaya po tanong din niya sa akin kung ano ba yung mga signs na maglandi yung ating inahing baboy. Kapag tayo po ipapasok po sa pagpapabubuyan po, mga kaibigan, dapat alam natin yung mga basic na mga pamamaraan po doon po sa pag-alaga ng mga dumalagang baboy na gagawin po nating inahing baboy, mga kaibigan. Kapag tayo po gagawa ng isang dumalaga, yung biik po, unang pagkakuha po natin ng biik, dapat alam natin kung kailan po ipinanganak yung mga biik. Kasi yung bilang ng tinatawag natin ng 7 months to 8 months po na dapat sila ipabulugan ay doon po yan magsisimula kung kailan po sila ipinapanganak o since birth po yan, mga kaibigan. So marami po natanong sa akin kung kailan daw magbilang o magsimulang magbilang doon po para makuha natin yung 7 to 8 months. So ito po yung tandaan. Dapat po kayong magsimulang magbilang doon po sa pagpanganak talaga ng mga biik. Yan po yung day 1 o yan po yung simula ng pagbilang papuntang 7 buwan hanggang 8 buwan na ating pong pabulugan yung ating mga dumalagang baboy po, mga kaibigan. Pagkakuha po ng biik, mga kaibigan, ganun pa rin ang ating pong ipapakain ay hanggang 1 buwan ay starter feeds po, mga kaibigan. Yan pagkatapos po mula 2 buwan hanggang 5 buwan ang ating pong ipapakain ay grower feeds na po, mga kaibigan, para ma-achieve natin yung 120 kilograms ng ating dumalagang baboy bago po natin yan pabulugan. Hindi po tulad ng fatteners o mga patabaing baboy na pagdating po ng 3 buwan to 4 buwan ay pinapakain nila ng finisher. So dito po sa ating gagawing inahing baboy, huwag po tayong magpakain ng finisher. So mula 2 buwan hanggang 5 buwan, grower feeds lang po ang ating ipapakain po, mga kaibigan. Kapag nasa 5 buwan na po yung ating dumalagang baboy, ay mag-change feeding na naman tayo into breeder feeds. 5 buwan pataas hanggang sila ay maglandi, hanggang sila ay makastahan, hanggang sila ay magbuntis, at saka hanggang po sila po ay malapit na pong manganak po, mga kaibigan, bago natin i-change into lactating feeds. Ang purpose po kasi ng papakain po ng breeder feeds, para yung ating mga dumalagang baboy ay mas madaling mag-mature yung kanilang reproductive system in preparation po para po sa kanilang pagbubuntis, at saka in preparation po na po sila po ay maglandi po sa hustong gulang po, mga kaibigan. Yung iba kasi 5 buwan pataas ang pinapakain po nila ay grower feeds pa rin. Meron ding iba na papakain ng finisher, may iba rin na papakain ng hindi angkop doon sa edad ng dumalagang baboy na gagawing inahin po nila. Kaya po, ang disadvantage po ng mga ganyan na dumalaga na mga gagawing inahin, kapag di nyo po yan pinapakain ng breeder feeds, ang tendency po niyan ay matagal silang maglandi. Kahit umabot ng 7 buwan pataas o 8 buwan, ay hindi pa rin yan maglalandi po, mga kaibigan. Kasi po, hindi pa well develop yung kanyang reproductive system in preparation po para maglandi at saka magbuntis. Ang advice ko po talaga doon po sa mga katulad kong hog raiser na gumagawa ng inahing baboy, mula 5 buwan pataas, kahit anong brand po ng breeder feeds ang inyong ipapakain, pwede po yan, kaibigan. And then, kung kayo po mag-mix feeding, mag-mix po kayo ng mga darak o kahit anong mga anong feeds, dapat talaga ang 60% po niyan ay breeder feeds. Ang 40% po ay yung kanyang mga mixture feeds na po, mga kaibigan. Mas marami yung percentage ng breeder feeds kaysa doon po sa ihahalo yung feeds doon po sa breeder feeds. Para naman, kahit na nag-mix feeding kayo,
yung nutrients ng breeder feeds ay mas mataas pa rin kumpara sa minimix nyo na pagkain. 5 buwan pataas, dapat po tayo magbigay po ng vitamin B complex, 5 ml, vitamin ADE, 5 ml din. Ito po'y pang supplement ng ating inahing baboy para mas madaling mag-mature kung yung kanyang reproductive system. So, nagpapakain na po tayo ng breeder feeds, nag-supplement pa tayo ng vitamin B complex at saka vitamin ADE. And then, pangatlo po mga kaibigan, kapag nasa 6 months na po pataas yung ating inahing baboy, every morning po yan, mag-back press po tayo. At saka himas-himasin po natin yung gilid ng kanilang tiyan. So dito sa may likuran, atin yung idiin-diin. Dito rin sa kanyang tagiliran, atin yung idiin. Kapag hinihimas-himas natin yung kanilang katawan at saka inidiin natin yung kanilang likuran, ito po ay nakapagdagdag ng stimulation doon po sa paglabas ng estrus period po ng ating mga dumalagang baboy po, mga kaibigan. Kaya po, pagdating po ng 7 buwan pataas, kapag husto po yung sa pagkain, Gusto po kayo sa mga vitamins na kanyang itinuturok doon sa inahing baboy at saka doon po sa mga massage na ginagawa nyo araw-araw doon po sa ating mga dumalagang baboy, ay mataas po yung percentage niya ng mga kaibigan na pagdating po ng 7 to 8 months ay maglalandi na po yan. And then, atin pong tandaan, dapat huwag sobrang mataba yung mga dumalagang baboy. Dapat yung kanya pong pangangatawan ay katamtaman lang po. Di mataba, di payat. Basta yung timbang niya ay nasa 110 to 120 kilos lang. Para mas madali po siyang maglandi. Kasi minsan po, sa sobrang dami ng ating pinapakain doon sa ating dumalagang baboy, ay sobra siyang mataba. At saka kapag sobrang mataba yung ating dumalagang baboy, mahirap at saka matagal po yan silang maglandi. And then kapag maglandi naman po, ay mahirap o matagal yung ating pabuntisin. So yan po yung ating i-observe po mga kaibigan, para po yung ating pong mga dumalagang baboy po ay maglandi po sila doon po sa hustong edad po lang mga kaibigan na 7 to 8 months po mga kaibigan. Yung sign po na sila po yung maglalandi ay unang-una po yung kanilang puwerta po mga kaibigan. Mamumula po yan, mayroon pong mga secretion na lalabas at saka minsan mag-iingay, kagat ng kagat sa grills, maglalaway po yung ating mga inahing baboy. And then kapag diniin na po natin yung kanyang likuran, hindi na po siya magagalit. Kapag minamasahe po kanyang gilid para pong kanyang ipinalabas yung kanyang puwet, yan po yung mga basic signs na naglalandi na po yung ating mga dumalagang baboy. Kapag sa mga panahon na iyan, naglalandi na po siya. So, kapag husto na po sa gulang, 7 to 8 months, pwede na po yan pabulugan. Pero kapag nasa 6 months pa or 5 months, palipasin nyo muna ng 2 o 3 paglalandi. Basta ang importante, nasa 7 to 8 months na po yung edad ng ating inahing baboy bago po natin ipabulugan po mga kaibigan. So yan po ating vlog ngayon at sana naman po kayo napagbigay siya ng konting kalaman po doon po kung paano ba natin alagaan yung mga dumalagang baboy na gagawin po nating inahing baboy po mga kaibigan. Hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye.